Doon sa, yung tinayuan ko sa profile picture ko na may malaking Ariocarpus. Opo. Totoo po, yung Ariocarpus, lately ko lang din na-discover na may ganun palang halaman. Oh, si Tony BC, you know, Sugashi. Oh, siyempre. Oh, siyempre daw. Tawa siya. Oh. Marunong din mag-ano, konting Tagalog. Oo, tinuturuan ko. Konti lang. Tagalog daw niya, konti lang. Konti lang. Ito yung Hawartia section niya. Ayan, yes no? Po. Off-limits, so, may nakaharang doon sa pinto. Mm-hmm. Ayan, lalabas tayo ngayon. Kasi bawal pumasok dito ngayon. Ayan. Saan nyo, saan mo gusto pumunta? Sa Ariocarpus, di ba? Opo. Okay, memorial doon itong firm eh. Sige po. Tada! Ito ang Ariocarpus section. Wow. Variegated Ariocarpus Godzilla. Godzilla. Ito rin. Godzilla var. Ayan, lahat ng Ariocarpus niya nandito. At yan din po, hina-hybrid din ni Sir Tony. Siyempre, lahat yan. Siya nagpalaki lahat na ito. Pero hindi po nila blooming season ngayon. Blooming season ng Ariocarpus is November. Doon makikita yung marami nilang flowers, no? Wow. Paano po yung roots nila? Same po ba sa Haworthia? Oh, mukhang labanos. Ayan, tignan mo yung ugat. Yan po ay root. Yung ugat nila. Ayan yung ugat niya. Exposed. Medyo exposed ng konti. Okay lang yun. Kapal, di ba? Okay lang yun. Pero for me, kailangan ko siya i-born ng malalim. Pero ang Ariocarpus po ay cactus talaga. Siyempre, cactus yan. May aerials din sila eh. Pakita mo ito sa video ha. Tignan mo yung root stock kung gaano kalaki. Opo. Ito yung Ariocarpus. Pero mas malaki pa din. Ikaw, wala kayo tatanong dito. Sa Ariocarpus, totoo po, wala po akong background talaga. Wala akong alam na maitanong. Yan po ay Capricorn, yung kanina. Ah, yes. Oh, mga ano, Capricorns. Opo. Laki nung isa. Tapos kino-crossbreed sila sa Astrophytum. Tama po tuwing summertime. Tuwing summertime lang sila may flowers eh. Yung mga Astros. Kaya, as much as possible, yung farm ni Tony, kahit saan ka po tumingin, may paintbrush. Paintbrush there, paintbrush here, paintbrush everywhere. Ayan, paintbrush here. Paintbrush. Para ready na. Yun. Pero bawat flower po na pinagko-crossbreed, hinuhugasan po yun pag iba na namang ang i-hybrid. Just dip it in, ano, in water para matanggal yung ibang pollen. Miracle kabo to. Ayan. Yan ang miracle. Uy, swerte nyo, nakita nyo siya. Hindi po ba yan dapat pinapakitang madalas? Actually, itong tinatayuan ko ngayon, bawal pumasok yung ibang tao. Kaya, nasa labas siya ngayon. Meron po akong Astrophytum, sir, na yung puti niya sa katawan, pag hinawakan, natatanggal. Bakit po ganun? That's the Onzuka. Napaka-pino kasi ng flaking nun, kaya delikado pag hinawakan. Maingat-ingat lang talaga sa paghawak. Pero yung iba po dyan, hindi naman ganun ka delicate. Oo. Kaya as much as possible when handling plants with a certain type of skin na may intricate designs, ingat na lang ha. Kasi pag hinawakan, parang natatanggal. Hindi na bumabalik. Wala na. This is a trip. Ito yung Principis. Lochtenbergia Principis. Then ito yung variegated version. Wow. There yan. Opo. Para siyang... Ito yung lagi mong makikita sa Pinas eh, yung green lang. Pero yan, variegated. May weeds po siya. Hindi po tinatanggalan ng damo sa ilalim. Sa sobrang busy sa farm, and napaka-konti lang ng staff, walang time. Isipin mo naman, ilang halaman to? Oo nga po. Diba, mapapagod ka sa isang araw. Pero hindi naman po sila yung tawag doon. Kailangan araw-arawing titignan po, no? Kahit talagang ma-recheck sila, ma-neglect sila, okay lang. Pero check mo pa rin, ha? Kailangan ni-check. So sa inyo po, at least once a day, naiikot lahat ng plants dyan na na-view sila. As much as possible. Pag sa'yo rin, pag may alaga ka, check it ano every day. Para makita mo kung may pagbabago ba talaga. Kung tumubo na ba or hindi, di ba? Opo. Same as here. Ano lang yun? Pero ang watering dyan, sir, is selected. Hindi sila sabay-sabay dinidiligan kahit magkakasama sila. Sabay-sabay. Kasi during summertime in Japan, if you want the
the cactus to grow big, you will water them every day. I'm not joking. During summertime, you will water all the cactus every day. Then you will trim the roots every 3 months. Oh. And the medium must be new, bago, hindi nagamit na soil. Tatapon mo yung lumang soil, ha? Kailangan new, fresh medium. This is a technique of the Japanese para lumaki agad ang mga CNS nila. Palitan ng lupa every 3 months. Then, mag-trim ng ugat. Kalahati ng ugat i-trim. Then, itanim sa bago lupa. Then, diligan araw-araw. During summertime only. During summertime lang. During summertime. Kapag mag-dry po agad yung soil nila, didiligan. Well, every day, I'll water them every day. Mm-hmm. Basta fast draining yung soil. Kaya, lahat ng cactus sa Japan, nakita nyo, jumbo. Ayun yung technique. Kasi, the cactus body will expand talaga with water. Kasi doon sila lumalaki talaga sa tubig at sunlight. Kapag summer po, pag winter... Pag winter, that's a different story sa cactus. Pag winter, no, wag na wag mong didiligan. Hayaan mo lang silang matuyo all the way hanggang mag-spring ulit. Hindi po ba sila liliit kapag ganon, kapag tuyo sila all winter? Ito, in my 4 years of looking at them regularly, kapag winter time, wala naman nangyayari sa kanila eh. Pumapit sila pero slight lang. As in, para pag tininom mo siya ulit, para wala naman nagbago. So, nare-retain po niya through the cold months yung size niya? Yes, yes. Na-maintain, yes. Hindi siya nagre-release ng water. Kaya nila ng gano'n na matagal. Yes. Kasi po sa Philippines, walang clear na temperature na katulad dyan ng winter. Meron lang dito tag-ulan at saka tag-araw or tag-init pag mainit. Alam nyo ba, yung pinakamagandang patubuin sa lowland settings sa Pinas is the astrophytum. Kasi lumalaki talaga sila dyan sa init. Napansin mo ba yun? Yung mga astrophytum sa Pinas, sobrang chubby. Tuwan-tuwa talaga sila sa Pilipinas. And the gymnocalyceums, ayan, silang dalawa. Ang ganda ng tubo nila dyan sa Pilipinas. Lalo na yung bakukuli na aloes sa Thailand. Nakita mo ba yung mga nangokolekta na aloes ngayon sa Pinas? Ang dami, di ba? Opo. Ang aloes din po, napansin ko, kahit ulan ng arawin dito sa amin, lumalaki lang talaga. Yes, yes. Kaya yun nga, yung mga collectors sa Pinas, if you want to collect a certain type of plant, siguraduhin nyo muna na gusto ko yan ito yung klima namin sa Pilipinas before you buy one abroad, ha? Yung i-recommend ko na sa Pilipinas na mga halaman na sobrang easy talaga alagaan is astrophytums, gymnocalyceums, ba tayo dito? Aloes. Horteas. Basta, horteas madali lang. Basta provide what they need. Yun lang. Areocarpus. Madali po tubuhin sa Pilipinas, nakita ko rin eh. Kasi marami na akong nabentahan dati ng Areocarpus sa Pinas. And malalaki na ano nila, yung Areocarpus nila. Pero if you want the yung sobrang colorful na echeverias, yung mga ganon, kailangan mo tumero ng benggit. Opo. Yun lang. Napansin ko po. Pero yung mga sinabi ko kanina ng mga unang halaman, they grow really well sa lowland conditions. Walang problema. So yun yung parang more kahit saan ka sa Pilipinas, pwede mo silang mag-alaki doon, no? Yes. Hindi talaga ako mahilig sa mga ganyan kasi pambabae ito eh, para sa akin. Opo. More of a girl thing yung mga echeverias. Flower looking kasi ang ano nila eh, form nila. And marami ding ferns din, malaki na ito. Pero yan sir, hindi nag-hybrid si Sir Tony ng ganyang echeverias. Truth to be honest, inamin sa amin ni Tony, sabi ni Tony, wala daw siyang hilig sa ibang halaman sa CNS World. Yung pinaka-focus niya lang talaga is purely Howarteas. Doon siya na-in love. Pero, yun nga, sabi nga ni Tony, since yung mga ibang customers naghahanap ng iba pang variety ng halaman, ginawa na lang ni Tony, nag-produce na rin siya ng iba't ibang klaseng halaman. Pero, hindi niya talaga hilig yun. Nagbibenta lang siya noon. Pero yung passion talaga ni Tony is Howarteas. Nakita mo yung Howarteas ni Tony, nakatago, di ba? Kasi ganun yung kamahal yung mga yun. Opo. Ito open, walang harang dun open sa daan.
Yes, pwede pumasok kahit sino dito kasi walang pakialam si Tony sa mga alaman niya. Hindi pa natin naiikot lahat. Hindi po ikot. Pero sir, doon po sa isa ninyong, hindi ko natapos yung video eh, doon sa isang tour ninyo, hindi nyo po na-tour yung buong area? Hindi. Ah, hindi rin. Talagang malaki yan, kasi, yung lugar na akala ko yan na yun. Yung farm ni Tony, napakalawak talaga. Mm-hmm. Sobrang lawak. Kukulang ata ng, ano, ng 8 hours para makita mo each of each plant sa sobrang dami. Ay, okay, last, may binigay kami na ano, jeep kay Tony. Toy na daruan na jeep, display. Ayun, opo, from the Philippines. Oh, yes, yes. Ayan, you know. Ayun, oo nga, jeep nga. Ano, bigay ni Miss Ate Amel before nung pumunta siya here. Then, ah, ito. Ito, uwi ko ito mamaya. Pabayaran ko pa mamaya. Sige po. Thank you salamat po, Sir Chogi. Ulit, no? Salamat po. See you later ulit. Sige po. See you again daw. Opo. Next time ulit. Ayan. End ko na po ito.